Magandang araw mga kabayan. Magandang araw mga ka-partners of wealth. Nandito ako ngayon sa balcony ng aming bahay. Tinitingnan ko yung mga sasakyan dito sa may Sixside Road. Ang bibilis nila. Kasi magandang panahon. Maliwanag yung araw. Saka ang panahon ngayon dito medyo malamig. Pero iniisip ko, what if walang sikat ang araw, walang ilaw yung mga poste, walang ilaw yung mga sasakyan, makakatakdo pa kaya sila ng mabilis? Or makakarating pa kaya sila sa kanilang pupuntahan? Dahil dyan, gusto kong bigyan ng acronym ang salitang ilaw. Kasi yung ilaw, malaki na itutulong nito para makita mo yung gusto mong makita. So, ganun din sa buhay. Kung may ilaw na nagpo-provide sa'yo, makikita mo yung ganda ng buhay. Ikaw, sino ang ilaw na tumulong sa'yo para makita mo ang ganda ng buhay? And ikaw naman, bilang ilaw, sino ang gusto mong liwanagan? Para sa ganon, magkaroon sila ng malaking pangarap sa buhay. Para sa ganon, mas makita nila ang ganda ng pagiging isang matagumpay. Ilaw. Paano mo bibigyan ng buhay? Paano mo liliwanagan ang iba sa pamamagitan ng ilaw na iyong nagawa sa buhay? Kita-kita po tayo mamaya. Ayan! Ako po ang inyong Tatay Jun and welcome po sa ating Words of Wisdom with Tatay Jun. Lumipat ako dito sa loob ng bahay kasi maingay yung mga ugong ng sasakyan. Kung doon ako sa balcony magsasalita dito, mas maliwanag ninyong maririnig at mauunawaan. Uy, sana mauunawaan nyo nga yung aking mga sasabihin. Okay. So, gusto kong bigyan ng acronym ang salitang ilaw. Na yung acronym na ito ay iuugnay natin sa ating mga personal na ginagawa, iuugnay natin doon sa ating mga ginagawa sa araw-araw, sa ating opisina, sa ating sarili, sa ating pamilya, sa mga taong malapit sa atin. Naglobat! Ano ba yan? A few minutes later. Ayan, full charge na yung aking cellphone at pwede ko nang ituloy ang aking acronym. Ang acronym ng ilaw. Okay, so first letter is letter I, instrumento. Instrumento kang nagbibigay liwanag sa mga taong nangangarap. Diba? Napakasarap ng pakiramdam kung ikaw ang dahilan kaya may mga taong nangangarap. Napakasarap ng pakiramdam kung ikaw ang dahilan kung bakit nila natupad ang kanilang mga pangarap. Diba? Ikaw yung naging instrumento kung bakit nila nagawa ang magagandang bagay para sa kanilang buhay. Kaya nga, bilang ilaw na nagbibigay ng liwanag, gamitin mo yung iyong mga oras, gamitin mo yung iyong talento,
gamitin mo yung iyong yaman upang makapagbigay ng magandang buhay sa iba. Next letter is letter L, liwanag. Bilang isang ilaw na nagbibigay liwanag sa ating mga pangarap, bilang isang instrumentong nagbibigay liwanag sa mga taong nangangarap, liwanagan mo sila sa pamamagitan ng pagtuturo ng tama upang makamit nila ang kanilang mga tagumpay sa buhay. Sa papaanong paraan, maraming ways para makapagbigay tayo ng liwanag sa iba. Makapagbigay tayo ng liwanag sa ating mga anak, sa ating mga kapatid, sa ating mga kasama sa community. Yung mga advice mo sa kanila, yung mga pangaral mo sa iyong mga anak, yung mga itinuturo mong mabuti sa iyong mga anak, sa iyong mga kapatid, sa iyong mga kamag-anak, ay magiging tanglaw para matupad nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay. Kaya nga, napakalaki ng maitutulong mo sa iba, napakalaki ng iyong magiging gabay para matupad nila ang kanilang mga pangarap sa buhay. Kaya nga, yung liwanag na ibinibigay mo ay mananatiling gabay at tanglaw ng mga taong nangangarap. Next letter is letter A, aagapay. Tayo bilang ilaw ay siya rin aagapay sa ating mga kapatid, sa ating mga anak, sa ating mga kamag-anak na gusto maging matagumpay sa buhay. Agapayan mo sila sa kanilang mga minimiti. Kung may mga problema sila, gabayan mo. Kung meron silang mga kahinaan, palakasin mo. Kung dumadating man sila sa kalituhan, bigyan mo sila ng kaliwanagan sa pamamagitan ng magandang paggabay na iyong ibibigay. Tayo bilang isang ilaw na nagbibigay liwanag at gabay, agapayan natin ang mga taong nangangarap mapaunlad ang kanilang mga sarili at matupad ang kanilang mga pangarap. Next letter is letter W, wagas. Wagas na pagtulong ang kailangan upang umunlad. Wagas na pagtulong ang kailangan upang mapaunlad din natin ang iba. Yes. Kaya nga, pag tumutulong ka, pag mong isipin yung kapalit. Yung pagtulong na ginagawa mo sa iba, yung mga gabay na binibigay mo sa iba, ay regalo mo sa Amang nagbigay sa atin ng buhay. Diba, napakaswerte natin. Binigyan tayo ng pagkakataon mabuhay. Gamitin natin ito sa magandang pamamaraan. Gamitin natin ito na maging produktibo at makatulong sa iba. Wagas na pagtulong na walang hinihintay na kapalit. Napakasarap na maging dahilan na matutupad nila ang kanilang mga pangarap dahil sa wagas mong pagtulong sa kanila. Yung buhay natin ay regalo sa atin ng Panginoon. Gamitin natin ito sa maproduktibong pamamaraan. Kaya gawin nating makulay ang ating buhay sa pagtulong sa kapwa, sa pagbibigay ng liwanag, sa pagbibigay ng tamang kaalaman, sa pagbibigay ng tamang example sa iba. Ikaw ay ilaw na magbibigay liwanag sa mga taong nangangarap. Para pagbalik mo doon, sasabihin mo sa kanya, Lord, this is my gift. Yan po ang acronym ng ilaw. Letter I, instrumento. Letter L, liwanag. Letter A, aagapay.
letter W, wagas. Kung pagsasama-samahin po natin yan sa isang pangungusap, ang ibig pong sabihin yan ay instrumento kang nagbibigay liwanag sa mga taong nangangarap at aagapay sa mga nagsusumikap. Kaya ang iyong wagas na paglilingkod ay iyong ibigay. I hope meron po akong naibigay na magandang wisdom sa inyo ngayong araw at sana ay magamit ninyo ito sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Sana makasama ko po kayong muli sa aking mga susunod na video. Ako po ang inyong Tatay Jun na nagsasabi at nagdarasal na sana matupad ninyo ang inyong mga pangarap sa tulong ng may kapal.